Sige. Anong taon yun, nag-ALS ka? Huwag mo sabihin na you double check naman. Pwede ba makalimutan mo kung nag-ALS ka, wala? At saka anong taon? 2016. 2016? Hindi ko po sigurado kung ano yung exact year. 2017. How old are you now? 24 po. Oh, that is 8 years ago. So, you're 16 years old the time. No, around 16, 17 yata. Okay. What school? I forgot na, Mr. Chair. Oh. Public school po siya. Ha? Public school. Anong school po nga? Hindi ko po. Ay, Mr. Chairman, malal. Again, Cassandra Ong is lying. Pwede ba yun? Na hindi mo alam kung saan school ka na-enroll for the ALS? Oh. Baka hindi ka nag-ALS. Baka sa ibang bansa ka nag-aral. Pwede po mag-sabi. Yes. Mr. Chair, hindi po. Nag-ALS po ako. It's parang ilang beses lang po ako pumasok. Pero around like sa... Sabi mo, nag-ALS ka tapos ngayon... Ilang beses ka lang pumasok. Tinatanong kita ngayon kung anong school. Ay, bakit incriminating ba yung tanong ko? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko lang po sigurado kung anong pangalan ng school. Ay, pwede ba yun? You're lying. You're lying, Ms. Cassandra Ong. Remember, you're now cited, previously you're cited in contempt, and I will once again cite you in contempt for lying. Hindi mo alam school? Kasi alam ko na hindi mo sasagutin kasi yung next question is, papakuha ko yung record mo kaagad-agad. Alam mo na yun, kaya hindi mo sasagutin. Oh. Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko lang po talaga matandaan. Hindi nga eh. Kahit sinong tanungin mo dito, Mr. alam Chair nila kung saan sila nag-elementary, saan sila nag-high school, saan sila nag-aral. Mr. Chair? Yes, Chairman Akop. With your indulgence. With your indulgence, Mr. Chair? I yield my time to... I just want to ask Ms. Ong. Ako po yung matanda na eh. Pero alam ko pa rin kung saan ako nag-graduate ng elementary school. Alam ko rin kung anong buwan at taon ako kinasal. Tapos ikaw, batang-bata ka pa, hindi mo alam kung saan ka nagtapos. Anak ng tinapay naman, oo. Ay, mapipilitan akong i-second yung susunod ni Honorable Paduano. Oh, Ms. Cassandra Ong. I-double check ko lang po. Oh, yun. Right, hindi, I will not accept that answer of yours. But... Ito, yung mamamayan na nanonood sa atin. Lahat dito nandito. Alam niyo kung saan kayo nag-graduate elementary, di ba? Alam niyo kung saan kayo nag-graduate high school? Alam niyo kung nag-ALS kayo, saan kayo nag-ALS? Ako, alam ko, Mr. Chair. Alam mo, di ba? Hindi naman, may edad lang, pero hindi matanda. Si Chairman Abante, alam niya. Why you're asking your lawyer? Pa-check. Bakit mo pa-check? Ay, hindi, Mr. Chairman. Isang tanong pa lang to, Ms. Alice Goh. Ang dami, Cassandra Ong, ang dami pa akong tatanungin sa iyo. But, Mr. Chairman, with that, once again, I move to cite in contempt Ms. Cassandra Ong for not answering the question of this representation in violation of our internal rules, Section 11, Paragraph C of our internal rules. Second. Ahan ako. There's a motion to cite in contempt Ms. Cassandra Lee Ong for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of the House. Any second? A duly seconded? Any objections? No objections? The motion is approved. Mas gugustuhin mo raw na ikaw ay ma-detain sa Women's Correctional. Dahil yun daw ang iyong kagustuhan, kesa ikaw ay humarap dito sa Quad Committee
dahil ayaw mo raw na na-humiliate ka o ini-embarrass ka dito sa committee ito. And that was a statement na ginawa ng iyong mga abogado over media, no? Sa isang interview, sa social media, sinabi niya yon. Kaya ngayon, because you actually requested for that, and there was a motion earlier which was unanimously approved na ikaw ay ilipat sa Women's Correctional. So anong iyong masasabi? Ka, in the according to your lawyer, mas gugustuhin mo raw na ikaw ay ma-detain sa Women's Correctional dahil yun daw ang iyong kagustuhan dahil kesa ikaw ay humarap dito sa Quad Committee dahil ayaw mo raw na na-humiliate ka o ini-embarrass ka dito sa committee ito. And that was a statement na ginawa ng iyong mga abogado over media, no? Sa isang interview, sa social media, sinabi niya yon. Kaya ngayon, because you actually requested for that, and there was a motion earlier which was unanimously approved na ikaw ay ilipat sa Women's Correctional. So anong iyong masasabi? Wala kang masasabi. Okay. In that case, Congressman Akop, maybe we can complete and continue the motion. Mr. Chair, I would like to repeat my motion. May I move that Ms. Cassandra Ong, because of the contempt that, because we have cited her in contempt, should be detained at the Correctional Institute for Women in Mandaluyong for a period of 30 days. So move, Mr. Chair. There is a motion to detain Cassandra Ong at the Women's Correctional Center at Mandaluyong City for 30 days. Duly seconded by Congressman Busita. Thank you. Hearing no objection, the motion is approved. Comsec, please advise SAA, Sergeant at Arms, to coordinate with the Women's Correctional for the transfer of Ms. Cassandra Ong.